kukulang yata yung damage, mga tropa. Paano mag-donate, Kuya Nick? Pari, scroll down mo lang. Mag-scroll down ka lang. Or punta ka sa profile natin. Tapos, click mo lang dyan yung merong image donate, okay? Via ano, pag magkapadala ng donate. Pari, kahit saan naman pwede. Pwede PayPal, pwede bank, or pwede rin remittance. PM nyo lang ako kung pwede, okay? PM nyo lang ako sa mga ibang... ibang mga payment method natin, mga tropa. Shoutouts kay FacePain! Shoutouts to you from Kingdom Saudi Arabia. Pero ito, Warlock na naman, yung top 3 nila. Yung big 3 nila, pinili na naman. Next Assassin Timber, so Warlock. Ow! 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 Bloodseeker, mga chung! Bloodseeker, 4th pick on the side of Mineski rito. Hindi ko ina-expect to, pero ito na yung pang counter nila sa Timber, so. At saka Next Assassin, pero squishy hero din to, mga tropa. So, medyo risky to for Mineski. Pa-shoutout habang nanonood ng stream. Nanonood din ako ng anime from JM Nae 0401. Anong magandang anime ngayon, mga tropa? Oop, nag-PM sa akin. Yuri Tanaka. Kuya Nick, pa-favor, pati paano mag-one poop kaya? Sige lang guys, ha. Yuri Tanaka. Dota 2 University. Dito babae, gags. Yuri Tanaka pangalas, works at Dota 2 University. Uy, wag ako iba na lang. Fourth pick dito ng koya mo. Ayan na, mga tropa. Inaantay natin. Faceless. Mamaya yung triple X combo natin kasi meron tayong execration tsaka MVP mamaya alas G's. Okay, kaya steady lang kayo dyan, mga tropa. Fourth pick ng Faceless, inaantay natin. Ayan na, steady gold temp. Bloodseeker nga, Bloodseeker Lords. Hello, Mineski. Fourth pick, inaantay natin, mga tropa. Shoutouts din kay Beans, mga tropa. Pati kaya One Biglang Bait. Ang ganda ng pangalan, pare, ha? One Biglang Bait. Shoutouts sa lahat ng kapashoutouts. Ang bilis ng chat nyo, mga tropa. Ang bilis ng chat nyo, kaya medyo mahirap. Fourth pick ng Faceless, inaantay natin. Sean Michael Hidalgo, shoutouts to sa'yo. Coming from your boyfriend, si Glenn. Talaga? Boyfriend mo yun, pre? Di ako, wala akong ano sa bakla, sa ano, ha, pero... Boyfriend mo talaga, pre? Weaver dito, fourth pick, medyo natagalan. Pero ayun yung tatlong core nila. Next Assassin, Timberso, tsaka Weaver. So, support na lang kakailangan nila dyan sa Mineski naman yung mid-hero. Hindi ko alam kung mid-hero ba to. Hindi, sa tingin ko support na rin. Immediate itong Bloodseek. Hindi ko alam, pwede rin Sand King eh. Mm-hmm. Tori Black. Steady gold lang kayo dyan, guys. Shoutout sa lahat na nagpa-shoutouts. Marami nagpa-shoutouts kayo. Sige lang, guys. Habang wala pa nangyayari ito, shoutout nyo lang ngayon yung mga shoutout nyo. Para habang wala pang game, kasi mamaya hindi ko na mababasa yan, mga tropa, okay? So, kung meron kayong gusto kayo pa-shoutout, ngayon nyo na gawin. Ito, fifth ban, Alchemist, on the side of Mineski GG Network. Sa kabila, inaantay naman natin, mga chong. Mm-hmm. Ayan na, Storm Spirit nga, just like what we predicted. Yung Storm Spirit dito, niya... Excuse me. Ayan na nga, mga tropa, steady. Uy, teka lang, mali. Oop, teka lang, mali. Ito na. Fifth ban storm, mga tropa. Fifth pick sa kabila, inaantay natin. Excuse me pa, bago bumira. Mga chong, ito fifth pick ng Faceless, inaantay natin, ha. Steady. Ito na, mga chong. Fifth pick, inaantay natin, mga tropa, yung mga shoutouts nyo. Narinig ba ng mga shoutouts nyo? Eto, fifth pick ng Mineski, inaantay natin. Eto na, Tinker. So, support Nyx Assassin, mga tropa. Support Nyx, tapos sa offlane Timber. So, wag ganun. Nandito yung mama ko. Pa-shoutouts ba, mga tropa? Ito na. Fifth pick naman na Mineski. I think mid din to. Seryoso. Tingnan natin, okay? Steady goal, Teb. Yung mga naka-speaker Kuya dyan. Kuya Nick, ISANG, Aaneman, Jan, Sabini, Reb, PABATI, Kami, Dito, Sa, Eastwood, LALON, G, Lalo, N. Hoy, sino ulit? KRENAD. Anlupit mo naman?
50 lang dinonate mo. Tatlong paragraph yung sinabi mo, pare. Shoutouts kaya Carlo Rock. Kuya Nick, isang aw naman dyan sabi ni Rev. Pati kami sa Eastwood, lalong-lalo na kay Renad. Shoutouts kay Renad from Eastwood. Pero okay lang, pare. Buti pa yon kahit na... I think minimum lang yata kayo dyan, di ba, pare? Pero salamat sa pagdodonate, okay? Kahit na minimum lang yung sweldo nyo. Salamat, pare. Appreciated. Carlo Olrak, shoutout sa'yo dyan, pare. Salamat. Fifpick TA, mga tropa. Fifpick TA. Steady Gold Tab. Gandang gabi, Kuya Nick. Gandang gabi rin, pareng Joey. So, ito na. TA ni Raging Potato. Papakitaan na, mga chong. Tingnan natin. Si Carlo Olrak, sinulit yung sekwenta eh. Ang haba eh, tatlong paragraph yung ginawa eh. So, naglalock yun ng Heroes Boat Teams. Carl Ku, babati daw, binata na. From Hasmin 17, pero eto na. Palit lang ko ng overlay, mga tropa. Ayan na. So, game number 3, we are now live, mga tropa. Tignan Twitch Pinoy, parin Twitch Pinoy, shoutout sa'yo, okay? So, Raging Potato Templar Assassin, Merakelon Life Stealer, Ninja Boogie Crystal Maiden, RR Sun King, Jules Bloodseeker. Support to Jules Bloodseeker. So sa kabila naman, Jabs on Tinker, Black on Weaver, Warlock on Warnuts, Ice Timber, so tapos XY Next Assassin, mga tropa. So shoutout sa lahat na nanonood diyan, guys. Support Bloodseeker. Kuya Nick, ano magandang panligong sabon? Perla. Automatic 'yan. Napagalitan tuloy ako, Kuya Nick, huwag ganun. Sorry, pare. Sorry. Sorry, Aero, ito, easy the word. Coming from Radiant dito, Mineski. Steady gold, eh, mga chong. Right click na naman ang kulang sa Mineski. Right click na naman Mineski, kulang sa Magic. Sabi rito ni Master Oyo Boy. So, steady lang kayo dyan, ha. Shoutout kay Carlo Olrak, pare from Eastwood. Thank you for donating 50 pesos. Yung Pilipinas, may 50 na. Yung Pilipinas, may 50 na. Mga taga-US, Middle East, wala pang paramdam. Puro shoutouts lang. Eto, bounty ron, kinukuha na. Middle East, Canada, Taipei, Taiwan, Singapore, wala. Buti yung Pilipinas, may 50. Eto, sa gitna. Jules, nagbablock lang ng creep yan para kaya Raging Potato yung magtropa. Ever since Dota 1, magkasama na yan, mga tropa, Bimbo at saka Jules. Steady gold lang kayo, mga tropa. So, bigay ko kayo ng bonus lahat dyan. Bonus all. All. Bonus all, 500. Ayan na, mga tropa. Si RR dito, steady gold tab lang. Diyos ko tayo, offlane ang kati nito, mga tropa. Let's see kung papalag, ha. Raging Potato nandyan din. From Japan daw, zero. Eto, caustic final lang. Etong tropa mo si Sun King. Si Jabs naman sa gitna, Tinker. Signature hero niya rin to. Kumbaga ito na yung pamwersa ng Faceless. Timberso, tsaka Tinker. Yung mga mechanical hero nila dito. Wala lang clockwork para makumpleto yung tatlo. Pero ito, Barrow Strike. Napasobra yata. Ice. Grabe naman this RR. Hindi mo ma-outplay si Ice. Bihira mo makita. Pero at that very rare moment, RR na outplay niya na yun together with the tower damage. First blood para sa Sun King dito. From Singapore, zero. Matic, pare. Ano pa nga ba? Pero eto, Weaver. Nag-aggressive pala sila rito for Faceless. Hinaharap nila yung Lifestealer. CS-wise, medyo nahihirapan. Matic yan, pare. Warlock at saka Weaver yan. Tapos mili pa yung Lifestealer sa gitna naman, Templar Assassin tsaka Tinker dito, nagbibigayan lang din pero wala pang namamatay. Okay? So CS-wise, Bloodseeker Jungle, tapos Templar Assassin. So far so good, yung Crystal Maiden nandito rin sa gitna. So solo lane talaga yung Raging Potato, I mean Lifestealer sa baba, mga tropa.
Steady Gold Teb, mga chong. Mamaya meron pa tayong isang laban. MVP Phoenix tsaka Execration, mainit din yun. Hawakan mo yung kilikili mo ngayon. Ganyang kainit yung laban mamaya. Okay, so abangan nyo yan. Alas 10 magsisimula. 1 hour break lang tayo. Pero eto, Raging Potato, medyo nahihirapan ang Tinker with Laser yan, ha. Ice naman. Gustong bumawi. Ayan na. Pero Caustic Final lang. Gusto mag-Barrow Strike. Pero medyo ingat na. Etong Timberso ni Ice, safe lane na solo. Next Assassin ni XY pala to. Akala ko off lane. Pero eto na yung Blood. Kasama yung Barrow Strike ng Sun King. And then another death on the side of Timberso. Rarely do you see Ice having 2 deaths early in the ball game. Pero this time, ayan, Diyos ko Lord. Eto record ko yan, Nick. US 2,200, Philippines 50 pesos. Korea, wala pa. Oh, wala pa daw. Korea tsaka Japan, pati Middle East, wala pa rin. Mga tropa, eto. Top lane. Bumalik na yung ice. Pero ang gandang gank by Jules. And then caustic final lang. So, steady gold, diba? Sun King, nayari naman yung nabawian. Pare, nabawian. While at the same time, yung Weaver, ang ganda ng farm sa bot lane. 19-3. Compare mo sa lifestealer na may 9-0 pa lang. So, let's see kung mag-hit to mamaya sa Mineski. Ayan na yung Weaver. Meron pang swarm. Pero napasobra si Black! Blunder on the side of the veteran carry. Wala rin itong ginawang malupet si Lifestealer. Talagang outplay lang. Medyo naging blunder yung pagpasok niya sa loob. Tapos nawalan bigla ng Shokuchi. 3-1 ngayon yung score, ah. Mineski is doing it, mga tropa. Sa gitna naman, Templar. Pantay-pantay lang sila. Palag-palag naman sila. Bloodseeker naman ni Jules. So far, medyo okay yung nangyayari. Kasi hindi naman matay yung Lifestealer nila. Eto, nag-raise na naman. Tapos TP out. Enough ba yung damage? I don't think so. So, safety goal, Teb. Eto nga, Lifestealer ni Merakel. And now, wala pa siyang face boots. Pero lakad pabalik ng Tier 1 Tower sa babayan. Kamsamida! MVP Phoenix yun, mga tropa. Phoenix, sana si Ate Ishi, pari, tulog na daw muna siya. Pahinga na. Di man di tulog. Pahinga daw muna. Okay, kasi... kaya pa naman niya, pero steady gold tab lang daw muna siya. Chill lang muna para hindi may stress. Eto naman, Diyos ko tayo, nagsasasin ni XY. Yung dalawang support na nagagang. Yung mga Korea, hanggang pabati Kuya Nick from Korea. Oo nga eh, sila M. Giao, sila Brian. Kilala ko na eh, pabati ng pabati eh. Pero eh na, Diyos ko, Whirling Death. Pinawian nung team versus yung Sun King. Dalawa na. Tutu na sila sa taas niya, na. Steady gold dip. Ayan o, sila MG, o. Oh. Si puro pabati, o. Oh. Pabati ko yan, eh, o. Pa-Facebook sa siya, Lifestealer, ha. Kaya steady gold dip lang, ha. So, ayan, guys. Facebook na rin. Network, dikit-dikit pa sila dyan, mga tropa. Parang gold dip nyo. Pero tingnan nyo kung dikit pa rin yung gold, network yung gold tab nyo. Tingnan nyo kung dikit pa rin. Lifestealer, pinaprotectahan ng Crystal Maiden dito. May backup na kayo para makapag-CS. Ito ng mga hard carry na Mineski sa gitna. Templar Assassin, nahihirapan sa Tinker kasi may laser yun eh. Pambosit sa farm. Refract, andyan din yung Warlock. March of the Machines, tanggal kagad yung refract dito. Alam niya Raging Potato kung paano diskarte. Pero once magka... Op! Impale! Hindi tumama nga lang. Chakram! Pag nagkaroon ng rapture itong Bloodseeker, mag-ingat-ingat yung Tinker. Seryoso yan. Kasi pagka tinakbo niyo yun, masasaktan siya. Pero pag di naman niya tinakbo, hahabulin siya ng Templar Assassin. And then yung yung Dust Pop. Pero hindi nila nahabol yung Weaver. Wala nang lockdown aside from the Frostbite. Farm lang dito for both sides. Nakapag-TP out, Timberso, given yung backup ng Bloodseeker, pero nasa gilid, nakita rin nila nag-farm. Etong mga creeps ng Dire, mga tropa, kaya kukunin nila yan for their own good. Templar Assassin, farm lang.
Archdaman for Tinker. Armlet first build for Weaver, mga tropa. I mean, for Lifestealer. And then, Baro, Strike by Sanding, Caustic Final lang. Ayan, pumalag. Pero Nyx Assassin, na-silence na ang kuya mo. And then, the racetrack has been opened. Bloodseeker getting that kill kay XY. Perfectly baited by Sand King. 4-2 na yung score natin. Easy. Pero ito sa likod, si Ice nag-aantay ng kill. Shakram, ayan na. Pero merong Barrow Strike. Ang tanong, makakapag-survive pa. Timber Chain, magkaka-Shakram ulit yan. Dinadive na nung Timber. So, and yung Shakram will secure the kill. 4-3 nga. Dito yung score natin, mga chong. Yun ang nangyari dun. Pabade daw from Abu Dhabi, for Macandro. Tapos Canada. Tapos Los Angeles. Tapos Singapore, Japan, Taiwan, Korea. Pero yung Pilipinas ang nakapagsikwenta rito. Ayan, napafarmin na ng TA. Tingnan nyo si Raging Potato kung paano nyo mapafarmin yan, ha. Shoutout sa lahat na nanonood dyan, guys. Yung mga bagong dating pa lang, yung mga bagong nanonood pa lang ngayon. Salamat. And this is the Wombwex Combo Tournament coverage, guys. Lahat ng Filipino teams na tournament, kinakover natin dito. Kaya i-follow nyo yung Twitch button na yan, yung follow, para once na mag-online kami with Filipino teams, manonotify kayo. Okay? This is Kuya Nick, mga tropa. Ito, Barrow Strike by Sun King. Naku, napahamak pa. Impale, and then yung Shakram. Andito yung Bloodseeker backup, pero too late. Patay na kagad. Ito nga, Sun King offlane ni RR, mga chong. Dikit na dikit nga yung laban, 4-4. Ito, nag-aabang si Raging Potato. Gusto niya kumuha ng kill. Ito, sino mahuhuli niya? Nyx Assassin sa Yonic Trap, pero wala na yan. Medyo malayo. Yung Timbers naman, Hood of Defiance first build. Para dito sa may set ng Mineski. Pa-armlet pala yung Lifestealer, ha? While Weaver dito. Eh si Weaver. First build Lincolns for Weaver, mga tropa. Nasa Pinas na pala ako, Kuya Nick. Malupit ka talaga, pre. Idol. Ba't ka gumawa ng ganun? Pero ito, Timberso. Steady farming lang. 315 gold, mga chong. Faceless tsaka Mineski. Ang tanong natin, kaya bang dumalawa ng Mineski versus Faceless? Kaya ba matalo nila yung... kaya ba nila matalo sa series? Ito nga, Singaporean team. Pero may time-lapse yan. Papatayin niya pa yung Crystal Maiden. Napahamak pa. Ayan nga. So, nahuli pa nila. And then, si Miracle dito nag-rage. Pero sinusundan. Ito na yung Tinker. Naka-boots of travel. Heat-seeking missile dyan. Tapos, dalawang hit. Pero wala. Out ang kuya mo. Sa top naman, nakapag-TP out. Yung Timberso ron. Kaya steady goaltab lang. Wala nangyayari dito. Mineski. Pero nakapag-free farm yung Templar sa gitna, ha. So, abangan natin may impact na Raging Potato dito pag nag-Blink Dagger or Desolator siya mamaya. Lifestealer naman, nag-rage, tas pumalag. Naka-open wounds, mamamatay. Yung Weaver, wala na siyang time-lapse. And then yung Infest. Pero yung Crystal Maiden na nakapatay sa kanila, nicely done. Next time, pagpadala ko ng t-shirt, palagyan na lang ng name ko in a piece of paper kasi binigay nila yung shirt. Ano? Hindi ko na-gets, paring Crimson? Pare, hindi ko na-gets, pare. Anong nangyari? Sabi mo sa akin, okay? Sabi mo sa akin, ha? Pero ito, Crystal Maiden. Magandang bigayan nga. Shopaw, shoutout sa'yo. Pero ito, Timber Chain out. Meron pang Rapture? Wala. Papalagpan. Timber Chain rito. Ayan, Timber Chain. Pero may range. And then, TP out. Chaotic Offering. Canceling that TP. Shakram. Timber Chain di inabot. Live sila mamamatay ito. Mamamatay yan. Seryoso. 5 seconds, magkakaroon ng rage, pero andyan na yung Weaver. So, secured yung kill. Ito yung skill ng Bloodseeker, pero walang inabot. Tuloy-tuloy lang si Ice. Shakram, next on his list. Etong Bloodseeker, 2 heroes down na. On the side of Mineski, make that 3, mga tropa. As Bloodseeker ni Jules also will fall. So, 5-8 yung score natin doon. Sa gitna naman, nakakapag-farm. Templar Assassin, pati yung Sand sa top lane. So, let's see yung effect mamaya, yung impact
yung Sand King, meron na yung 2.1k gold to 100 gold away from Blink Dagger. Yung Templar Assassin naman, may Blink Dagger na pero hindi pa gumagang. Ang kuya mo rito. Ayan na. Easy Blink Dagger ba yan? Ayan na nga, may Blink Dagger. Blink out kagad. Abangan nyo yung Blink Reveal. Pero ito, Templar Assassin, ginugo siya. Unfortunately, nakapag-blink out and minamicro niya rito yung Timberstone. Pero si Warnas na lang daw. Ay, Frostbite! Hindi inabot. Nakapagtago sa likod ng puno. Na-fog ang kuya mo rito. So, they are now chasing for another target. Eto, si XY. Pero Carapace TP out. Wala na namang disable. And yung damage, hindi enough. Sobrang malas ang TA rito, mga tropa. Diyos ko, dai. Tinker, farm-farm lang. May Boots of Trouble na yan kanina pa. Pa-Blink Dagger na. Etong si Jabs. So, kailangan mag-ingat na Mineski, ha. Kailangan nilang patayin yung tatlong heroes na yon. Pero, ayan, speaking of patayin, nahuli kagad nila with that Blink Reveal, pati yung Rapture na na Bloodseeker. Well played. Pero, anong susunod? Ayan ang tanong natin dyan kung kaya ba nilang tuloy-tuloy ito. Si Miracle. Papalag naman daw, mga chong. Unang series pa lang natin ito. Mamaya meron pa tayong series. MVP Phoenix tsaka Execration Dota tapit pa rin. Yung mananalo rito, kakalabanin yung mananalo sa kabila. Tapos si manatalo, lower bracket, automatic. Apat lang silang invited team. To be honest, dapat Fnatic to. Okay, Fnatic dapat tsaka Mineski pero nag-drop yung Fnatic. And ang pumalit sa kanila is itong ang team faceless sa gitna. Ito nagkakaabangan. Nandiyan din yung Bloodseeker, mga chong ha. Paaga ni Scepter ang kuya mo. Guys, akala kasi papa ng misis ko na baka yung nagpa-deliver si Admirer. Ah, okay. Kala ko kung ano nangyari, paring Crimson eh. Pero ito, may wards. Guys, pasabi nga sa akin kung anong effect ng Agarim Scepter kay Bloodseeker. Kasi hindi ko alam eh. Eto na, Barrow Strike. Warl... Ay, chaotic offering pa bago mamatay. So, off, support po yung support to, mga tropa ha. Lan ba yung Dota Pit? Oh, pare lan yun. Pero ito si TA. May refract. Pero yung Blink Dagger niya, nag-meld. Easy Blink out. Pero hinahabol pa rin Sand King. Pero nandyan yung Impale sa dalawa. Tapos sa time lapse pa alis. Pero yung Chakram, killing two heroes. Monster kill na. Ang kuya mo rito. Diyos ko, Lords. Okay, dalawang Rapture. First 10 kills, nakuha na ng Faceless. And then next game is for the whole game, okay? Yung next bet natin for the whole game. So, place your bets now, mga chong. Pabati rin kay Alric Abel. Shoutout sa'yo dyan. Tier 1 tower, kinukuha na. Pati kay Freedom Minds, pare. Shoutout sa'yo, pare. Kay Zion J. Good evening, pare. Good evening. Dalawang Rapture, okay? Sarap nun, dalawang Rapture. Hindi sapat ang isa. Lifestealer, network-wise. Medyo inaalat dito. Leading pa rin yung TA. Steady Goldeb, mga tropa. Lifestealer, I think, I don't know kung Radiance to. Medyo, I think, Echo, hindi. Pag Echo Saber, binili niya na yung Ogre Axe eh. Pero hindi pa binibili, may 1.5k na. Pero yung Weaver, nag-hunt ng kill. In-epicenter na naman si Jab. So, mamamatay dun. Yung Tinker. Eto, nagbubote yung Sand King. Si XY, di na tinuloy. Pero nag-aabang pa rin. Weaver, namatay din. Napatay nung Crystal Maiden. Si Weaver dun. And then, hinahabol nila this time si Warnuts. And then, Blink Dagger ng Sand King. Tapos sa Barrow Strike, Silence, hindi inabot yung Timbersaw pero tuloy-tuloy pa rin. Nakikipag-one naman si Miracle kay Ice, tapos nag-infest. Kaya safety goal tap 10-13, Mineski, pumapalag pa rito, top lane, nakuha niya, Raging Potato. Slowly but surely, Mineski from all across the map, kumukuha ng pick off dito. And it is doing wonders para sa kanila. So, Templar Assassin, okay na siya sa solo. Nakakakuha siya ng kill. Next on his list is yung Tinker. Pero out daw muna, mga tropa. Desolator muna. On the way na. Ayan na. Desolator, Blink Dagger. Kitang-kita nyo naman, XP na mga Mineski. Network naman. Pantay lang sila rito. Mid,
Ang next target, Timber Sobaro, Tengo Sand King. Pero silence muna. Ayan na, hindi na silence to. Pero yung Desolator, enough! Timber So will fall. Diyos ko lords. Well played by Raging Potato. Ito may nagtitipi pa. Papalagan daw, Tinker. Pero may laser, blink out kagad. On the side of Raging Potato. Asa na yung Sand King. So slowly but surely, yung mga DPS item na Mineski. Umu-online na rito plus Aghanim Scepter for Bloodseeker. Kita nyo yung farm niya? Mas mataas pa yung farm ng Bloodseeker dun sa Hard Carry Weaver sa kabila. So, really doing well dito is si Jules, si Idol Jules ni Ishii. 12-13 yung score, mga tropa. Let's see kung may intro voice ba or hindi. Tinker naman, nasa gitna, spam lang ng March. Sobrang ready nung nagsasasin, nakapag-harap face kagad eh. Pero ang di nila alam, steady gold tip lang tong mga Mineski. Nag-aarap lang ng pick-off. Ito, tier 3 tower, pero 45 pa. Pinag-TP pa rito. Sino to? Hit-seeking missile. Ayan yung ice. Timber So, may mangyayari pa rito. Ang ganda ng laban, tama ka dyan, pare. Ito yung mga hindi natin nakikita dati kasi wala nagko-cover. Hindi nga lang tumama yung Barrow Strike ng Sand King. Gayain mo yung boss ni Ishii Kuyanik, di ko naman ginagawa yun. Nandyan pa siya. Ano ba naman kayo? Hindi kayo makaramdam ha. Nandyan pa eh. Eto, Lifestealer naman. Nagfa-farm. Item check tayo sa mabilis. BKB si Templar together with Desolator Blink Dagger. Echo Saber naman next build ni Lifestealer dito with this. I think it's either Echo Saber or Malevolence. Kasi tatlo pwede niyang gamitan eh. Timber So, Tinker, tsaka Weaver eh. Tapos si Crystal Maiden, Tranquil Boots Windlace, Blink Dagger for Sand King, and then yung Bloodseeker nga, Face Boots, tsaka Aghanim Scepter. Ito, gusto nilang kunin yung Timber So. Pero makunat masyado, tsaka walang backup. Sa kabila naman, Blink Dagger, Boots of Travel, para kay Tinker, pa on the wailing sa Aether Lens. Tapos yung Weaver, Link and Spear na. Earn of Shadows for Warlock, Timber So. Hood of Defiance, Pabladstone dito, and then Nyx Assassin, Arcane Boots, tsaka Windlace. Pero eto, nasa area yung heroes ng Mineski. And yung Courier, kanina pupunta, Arrow Strike sa dalawa, in Face Bomb. Pati yung Bloodseeker, may Chaotic Offering, pero yung Warlock namatay na rito. Naka-Fatal Ban sila, Nyx Assassin sa likod, napatay na rin. Warlock, I mean Sun King, nayari. Pero eto, gusto nila si Ice, naka-Desolator. Hinaharot. Si Miracle, Lifestealer, nakapag-Armlet Tackle, and then yung Freezing Field, kaya Crystal Maiden suicide talaga by Timber So, and then hinahabol pa rin Weaver naman this time, pero 3 heroes down din on the side of Mineski. Patay pa rin ang isa, and then yung last hit nung Desolator hit, hindi nga lang namatay si Black, so naging 4-4-3 yung laban dun. Tatlo on the side of Faceless, 4 sa Mineski, pero tutuloy pa sila rito. Ayan na, hinahabol yung Templar Assassin, laser hit seeking missile. And pa rin yung Weaver, nag-swarm, pero wala nang nangyari, mga tropa. Hindi nila na-burst yung Tinker or Weaver, mga tropa. Pero fortunate for them, nahuli nila yung ay, Diyos ko, die si Raging Potato, walang refract. May meld, pero napatay siya ng March of the Machines. Well played, coming from Tinker doon. Ni Jab Team, wipe pa ang nangyari in favor of the Singaporean team. So, bigayan talaga rito. Bakbakan to, mga chong. Ang ganda nung Crystal Maiden ult, pero hindi masyadong nakabawas kasi naka-zone out yung heroes ng Faceless, mga tropa. Shoutouts kay Red Eye. Paring Red Eye, shoutouts sa'yo. Wala pa akong hiccup eh. Sinok. Pero eto, huhulihin yung Crystal Maiden. Nag-aabangan yung Swarm. Di nila grenade yun kasi may Blink Dagger yung Sanking. Mahirap na mag-overextend. Eto, nakaabang. Steady goal tip. Ang hirap i-predict na itong game. Sabi rito, oo pare. Sobra talaga kasi bigayan eh. Yung Tinker, ayan na, sinasilence. Pero nakapag-TP out na ang kuya mo ron. Kaya steady goal tip lang. Templar Assassin, next build, BKB. Kaya pag ito, umepek. Yung Tinker, kahit may laser, papalagan niya na yan. Timber chain out. Asan na yung Barrow Strike ng Sand King? Walang Sand King sa area, kaya naka-TP out safely. Ito nga, Timber So ni Ice, yung top lane naman. Nandyan multiple heroes. Diyos ko, yung Sand King agad na namatay. Umepicenter! Pero na Nyx Assassin ult yun. Barrow Strike kay XY. Hindi na kayo. Ayun, binigay na. So si XY na huli, sasalubungin dapat ng Sand King eh.
Pero na-scout ng Nyx Assassin, pero good nilang tumama, tapos nakapag-carapace. Kaya nakita yung Nyx Assassin na yun, pero ito, Bimbo, nagfa-farm, ang ganda ng laban, talaga, pare, seryoso. Tier 1 tower sa gitna, ayaw ipakuha, malevolence nga, tama tayo dyan, eh, no? Hindi siya nag-orc, hindi siya nag-echo saber dun, kasi sobrang effective, sobrang efficient. Kasi tatlong heroes, umaasa sa skill yan. Timbersaw, Warlock, at I mean Timbersaw, Weaver, tsaka Tinker. Kuya Nick, MacDo tayo sa tapat na Makarya ha, tapos Dota. Matic, paring Siopaw, pwede yan. Malapit ka palang pala sa akin. Taga Makarya ako, pare, taga Makarya ako. Tapat lang na Makarya. MacDo. Ganda ng laban, parang si Daisy Summers, Matic, pare, pag Daisy Summers. Automatic na yan, Russian-Korean. The UFC Bantamweight Champion. Pag tinanong ka, sino yung Daisy Summer? Easy ka lang, UFC fighter yan. Ito, March of the Machine, pero Barrow Strike in Fist Bump. Yung Silence kay Timbersaw, Ice, Ice, Ice. Nakapag-Hood of Defiance, pero tumayo na lang sa kinalalagyan niya. Hindi na nag-suicide doon, and he will fall. Pawas na naman ang Bloodstone. 5 Bloodstone charge, pero sa likod si Merakil, armlet tackle. Ayan, nakapag armlet tackle, pero impale, ang gandang rage touch, and then armlet tackle, hindi na effective. Crystal Maiden namatay na rin, 2-4-1 yung nangyari, mga tropa. Next on his list, Raging Potato, pero wala na yung Sun King dito. Tier 2 tower kukunin na, nayari pa. Shoutout sa lahat na nanonood dyan, guys. Mamaya meron tayo Execration tsaka MVP Phoenix, Teddy Goldtip, Hood of Defiance. Grabing kulat ng Timber. So, binigay ng lahat. Pati ang puso ko. Daniel Padiria. Magkano shipping fee pag wala yung... Magkano yung pag walang shipping fee? Pag walang shipping fee, pare, minus 100 pesos tayo. Okay? So, instead of 599, magiging ano na lang siya. 699. Magiging 500, magiging 499 na lang, mga tropa. Okay? Pero eto, Roshan, kinukuha na. Inuuna na ng face test to habang wala yung life stealer. So hindi na i-contest ng Mineski yan kasi medyo risky nga on their side. Plus the fact that Timbersaw is around, mga tropa. So Weaver will get the Aegis, 16-20, 4 kills advantage on the side of the Singaporean team, mga tropa. Diyos ko lords. Shoutout sa lahat na nanonood. Dan ako dyan, minsan Kuya Nick. Malapit lang ako sa Jari Molino ko. Walang problema. Carry 9? Babae ka ba? Pag babae ka, sunduin natin sa labas. Karin na yun yung pangalan eh. Tadaan ka dito? Seryoso ba yan? Manyako lang puta. Manyako lang puta. Ang kuya mo rito. Pero yung chaotic offering, ang ganda na nagawa kanina. Na contest nila yung Live Stealer, tapos napatipan nila yung Crystal Maiden. So, well played for Faceless. Kahit namatay na sila ng Timbersaw, I expect them to back right after mamatay yung Live Stealer. Pero hindi, tinuloy-tuloy nila yun. Kumbaga, palag-kumpalag, sabi rito. Steady gold, guys. Pwede mo makuha yung Todd McNamgar mo. Totnak number ang kuya. Eto, steady lang yung Weaver nandyan. Crystal Maiden, delikado. Pero hindi, out na. Paro Strike, pero naka-Linkens na. Naka-Envy. Etong si Raging Patatas. May mapipitas ba siya rito? Shadow Blade by naman by Life Stealer. Steady Gold Tip lang. Steady gold lang kayo dyan, guys. Ha? May total number ka ba dyan, Karen? Na yan? Wagoy, hindi ako ganun, ha? Barrow Strike, inabot yung Warlock. Pero eto, binigay na lahat. Impale na huli. Warlock did fall. Mahabol dito yung Mineski. Gusto na nilang advantage to. Take advantage, mga tropa. Kakaiba ka talaga, Kuya Nick, pagdating sa babae. Hindi, pare. Sobrang friendly lang talaga tayo. Kasi, bihira yung babae rito, kaya, di ba? Kaya mahirap na lang. May sabihin, no, pwede si Kuya Nick, mayabang, di ako pinapansin. Kaya lagi pinapansin ko yan. Emphasis. Ganun yun, mga tropa. Shoutout sa lahat na nanonood dyan. Kuya Nick, sali ako sa Lupon ng Wombo X Combo. Oo nga pala, guys, kung di pa kayo nakasali sa Lupon, ha? Lupon ng Wombo X Combo. Steady gold tip, mga tropa. Yung Warlock, wala pa rin item, sakripisyo ang kuya mo, ang nag-confirm dito si XY. May Blink Dagger na, mga tropa. Anong event to, pare? Dota Pit. Okay.
Dota Pit qualifier. Kung sino yung mananalo rito, apat na teams, isa lang yung makapananalo, lilipad ng Croatia para sa Dota Pit LAN Finals ng January. January 27, mga tropa, okay? Magkano ba yung, ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Ate Karen, Karen 9. Kasi meron kaming ginagawa rito, hahanap kami ng mga model. So, medyo okay naman yung bayad, times 3 sa sinesweldo sa minimum. So, if ever gusto mo, bigay ko sa yung contact number ko sa mamaya, tsaka business ID ko, okay? So, contactin mo na lang ako ron. So, kung interested ka lang naman, okay? Pero eto, sa likod, smoke up, merong InvestBomb yan, ha? May Lincolns nga lang yung Weaver. Kaya medyo mahirap, pero ang gusto nilang kunin, either Tinker or Timberso. Eto na yung Timberso. Nakita na nung, ayan na, pero merong Barrow Strike, InvestBomb, Chaotic Offering, though! Killing kagad! Wala pa namamatay sa likod, next assassin. Ang nangyari, Sun King naman, nayari din, mapalaging Lifestealer, pero sobrang kunat. Tinker with the laser, and then Heat Seeking Missile, next on his list, Crystal Maiden, pahirap ng pahirap. On the side of Mineskito, ang gandang Chaotic Offering, ang kuya mo. Diyos ko, Lords. Tier 2 Tower, kukunin na, sa gitna. Ayan na, Diyos ko tayo, Mineski. Ang naset nila, yung Nyx Assassin, pero nakapag-carapace din yun. Yung Weaver, nag-Barrow Strike sila, pero may Lincoln Spear. And then, nakapag-bitaw kagad ng Chakram. Etong si Timber, so that's what happened there, mga tropa. Diyos ko, Lords. Shoutout sa lahat, nagpa-shoutout dyan, lalo-lalo na sa mga babae. Pero eto, tuloy-tuloy sa gitna. Oops, si Cyclops, medyo... Marunong si Cyclops eh. Ayan na mga chong ha. Steady gold tip lang. Mamayang 10 o'clock, meron tayo MVP Phoenix at saka Execration. So mainit din yun mga tropa. Okay, kaya steady gold tip lang. So, kamusta yung bet nyo? Hindi yung bet, yung bet lang talaga, yung taya. Kamusta yung tayaan nyo, mga chong? Steady gold tip. Yung Weaver, ano item ng Weaver? Lincoln's, at saka itong Diffusal Blade. Wala nang boots ang kuya mo. Dalawang malevolence na. Isa kay TA, isa kay Lifestealer. Anong next item ni Lifestealer? Is it Desolator din? Merong Blightstone eh, or BKB. Depende sa kanya yan ha. Pero itong Bloodseeker, na-stuck na sa Aghanim Scepter, tsaka Shadow Blade. So medyo nahihirapan na dito. Desolator mga chong. Lalaro ba si 343 mamaya? Pari hindi, si Rami pa rin yun. Si Rami, as per their manager sa say, okay? Pero ito si XY, inaabangan. Walang detection! Barrow Strike, tatlo sana yun kung sa ako yung sain ah! Ganun ako bumarrow strike, Sun King Lords ako, and then Epicenter. Na-silence pa yung Tinker, nakapag-shakram, pero still, Tinker will fall mga tropa. TP out by Timberso. Malevolence. Medyo okay yung nangyari doon mga tropa. Diyos ko day. Yung Tinker ang nahuli nila. So, it's time to push sa gitna, mga tropa. Ito, InvestBomb. Warlock. Ayan na! Kumayo ka. Pero InvestBomb yan, Rage. And ang mahuhuli rito, yung next assassin na kapag 4 staff pa, itong Lifestealer, Sun King, pero araw ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo araw kung kapatay sa Golem? Blink out, Blood Turn na. Itong kuya mo, Templar Assassin, pumapalag ang kuya mo sa Mineski. Steady. Kaya ba nilang talunin itong faceless? Kahapon pa natin inaabangan to mga chong. So steady lang kayo dyan. Sana magbunga yung pag-antay natin. Guys, sa Boston Major lang si 343. Sabi ng manager. Pero for Pro Dota Cup,
ay, hindi, for Dota Pit at saka si Kappa, si Rappi yung lalaro, okay? Steady gold live lang kayo dyan, guys, ha? Ito na. Let's see. Smoke of Deceit naman on the side of Faceless. Sila naman yung kailangan gumawa ng discard dito. Ito na, mga chong. Let's see. Sun King! Ayan na! Wag ka nang umiyak. Ito. Naka-smoke up, naka-shadow blade pala yung Bloodseeker. Pero merong sentry wards, mga chong. Kuya Nick, malapit ka ba sa Queen's Row? Actually, hindi ko alam yung Queen's Row dito, parare. Steady, guys. Ito, Tinker. Nagfa-farm. Pa-shoutout, Kuya Nick, from Australia. From Dimatibag. Shoutout sa'yo dyan, pare. Marami tayong mga viewer from Australia, mga chong. Okay? Ito, si Black on Weaver. Medyo hindi pa siya dominating 33 minutes into our ball game. Kinakabahan pa rin siya sa may damage ng Templar Assassin tsaka ng Lifestealer. Though meron siyang Link and Spear, ha, mga tropa. Pero eto, speaking of Tinker, Infest Bomb. And then yung Malevolence, kill kagad to Tinker. Ang hinahabon nila, support Bloodseeker. Eto na yung Crystal Maiden. First kill and then Frostbite. Meron dito nga slow, pero meron ding Bloodthorn. Ayan na naman yung Frostbite, Infest, dalawang cores down. Tapos yung next Assassin, already killed din. 3 heroes dead, 3-4-1. Yung Bloodseeker lang yung nahuli nila. So pabawas na pabawas yung Bloodstone. Mineski is doing it, mga chong. Diyos ko lords! Kaya mo ba to sa kabila? Tingnan natin. Kuya Nick, yung mga viewer mo sa Australia, kuripot. Hindi sa akin galing yan, binasa ko lang. Steady lang kayo dyan, guys. So, eto na. Nagsusurvive yung Weaver nila, pero yung dalawa hindi. And now, Roshan, kukunin na rito. Mineski. Parang slugfest talaga, bugbugan eh, no? Mananalo yung Mineski, mananalo yung Faceless. Ganun yung nangyayari. Pa-shoutout sa anak kong si Martin at Janaya, nanonood ng probinsyano. Shoutout sa inyo, mga tropa. Kuya Nick, item check after. Saglit lang, pare. Kasi baka magkaroon ng engagement eh. Pag nagkaroon ng engagement, mahirap habulin. Kaya steady gold lang, ha? Pero yung tier 2 tower, kinukuha na sa likod. Saan kinakita yung Weaver? Tire structure pop? I mean, 45? Singapore, kuripot din. Pero ito, hinahabol yung Crystal Maiden sa likod. Doon nakuha nila yung tier 2 tower, mga tropa. Isang mabilis na item check tayo. Bloodthorn Blink, PKB Deso for Templar. Saan, I mean, Lifestealer naman. Ito, magkaka-engagement nga. Infest Bomb! Medyo nahuli nito pero nakapag-refract and then blink, papalagpan next assassin. Pero may chaotic offering, controlling, raging pareho, BKB TP out, enough ba yung damage? Yes, enough nga. Pati yung mix, I mean yung Lifestealer, nakapag TP out din. Well played by Mineski, well played by Mineski, mga tropa. And then yung Crystal Maiden, Tranquil Windlay, Sun King, Blink Dagger, 4 staff, and then on its way to Aghanim Scepter, I suppose. So sa kabila, ito pala, Bloodseeker pala, BKB, Aghanim Scepter, tsaka Shadow Blade, Tinker, Boots of Travel, level 2, Blink Dagger, Aghanim Scepter, Aether Lens. Sa kabila naman, I mean, Weaver naman, Lincoln Spear, Defusal, Dragon Lance, Manta Style, Warlock, Go Scepter pa lang, at tsaka yung kanyang Urn of Shadows, 10 versus 7 Bloodstone Charge, and then Lotus Orb, Hood of Defiance, mga tropa. And then, last, next assassin, Blink Dagger, tsaka Gem of True Sight, mga tropa. Ayan na nga, yung Aghanim Scepter ng Sun King, kompleto na, mga chong. Kuya Nick, pa-shoutout po ay QQ. Hindi Kuku, ah, QQ. Steady gold tip, guys. Ito yung Tinker, nag-i-spam lang ng March. Pero nasa area pa rin yung Templar Assassin together with Bloodseeker. Naka-Vendetta ang Nyx Assassin scouting this off. And then yung Tinker, ayan na, nagkakitaan na. Pero in face bomb, ang gandang Carapace BKB na huli. Pumalag. Ay, patay kagad! Yung Weaver! Aegis pop kagad yun. Buti na lang may Aegis siya. Kundi, wak-wak to ng Faceless, papalag pa rito, mga tropa, pabalik. Ang gandang impact sa dalawa. Raging Potato pumalag pero mamatay. Yung Barrow Strike na huli ron. Si Merakel, gustong pumalag.
Pero kinakait siya rito, si XY mahuhuli ba? Nahuli nga in TP out. Well played na naman coming from Miracle, presence of mind. Yung impale lang yung disable on the other side, tsaka yung rock, yung chaotic offering, kaya nakapag-TP out. Naging 2-4-4 ang laro, plus yung Aegis on the side of Faceless, mga tropa. So ang gandang micro yung mga impale nangyayari. What time po sa PH cast, Ati Ishi? Bukas daw siya sa NP tsaka Complexity, mga umaga yun, alas 6, alas 7. So kung gusto niyo panood yung Southeast Asia, I mean North American Dota, gising kayo na maaga tapos panoorin niyo si Ishi, okay, mag-i-stream din siya. Pero ito, tier 2 tower, kinukuha na yung Tinker naman, spam naman ng March, kaya steady gold lang. Saglit lang, typo ba? Saglit. Salamat sa pag sabi sa akin, okay? Ayusin ko na ngayon, i-edit ko na. Oo nga, no, game 3 ngayon na nalagay ko. Salamat pare ha, pero ito Life Stealer, pumaporma. I-edit ko na ngayon mga chong. Steady. What do you mean, Kuya? Was issue yun, pero in-edit ko lang yung pangalan. Kaya Steady Goldtip, ito gem na rin yung Crystal Maiden kasi nahulog yung gem dito na nga Bloodseeker kanina, napatay nga siya. Apat sila namatay doon. So this is Mineski tsaka FL. Okay? Salamat sa nag-remind na edit ko lang mga chong. Pero ito, mag-i-smoke yata yung Mineski. Anong team sa North America? Complexity, yung team ni Eternal Envy, EG, ayun yung mga kasali sa Dota Pit qualifiers doon, mga tropa. So bukas na yan. Kuya Nick, pakas ng laban ni Pacquiao. Diyos ko, Lords. May laban nga ulit si Pacquiao. Actually, hindi ko napapansin yung laban ni Pacquiao. Pero ito, Hex. Nahuli ka agad. Raging potato. Wala nang rage na nangyari dun. Na-disable ka agad siya nung Hex ng Tinker. Ayan, oh. Steady gold tip lang, oh. Diyos ko, Lords. So, pahirap ng pahirap for Mineski to, mga chong. Pre, kaka-item check lang natin. Kaka-item check lang natin, seryoso. Para saan tong laban na to, pare, LAN Finals, qualifier to. Dota Pit sa Croatia yon, January 2017. So, steady gold lang kayo dyan. Pero ito, nag-TP. Kay Warnuts, Tinker na naman. Spam na naman ng March of the, I mean, March of the Machine, tsaka Heat Seeking Missile. Naka-aganim Scepter din yan. Andito rin yung Timbersaw. So 34 seconds bago mabuhay yung Lifestealer. Fina-force nila tong buyback. Pero merong Lotus Orb, Chaotic Offering, BKB. Makakatakas ba? Ayan, inaambahan. May Silence, Bloodthorn. Pero ang gandang Impale and then Chaotic Offering. Napahamak si Bimbo ron. Templar Assassin yung Epicenter na ipasok. Pero hindi enough yung damage. Buyback agad by TA. Napatay niya si Jabson Tinker. Eto na ba yung comeback? Lifestealer, 4 seconds. Alisan sa second skill. Pero Nyx Assassin did fall. BKB. And then yung time lapse. Pero ang gusto nilang kunin, Timbersaw, kaka-buyback lang ng TA. Ha? Pag namatayan, medyo alanganin. Ayan na nga yung dieback. Kulang na yung damage dito, mga chong. And then iniwasan yung second skill. Papalagan yung Lifestealer, mga tropa. Ayan na, Diyos ko, Lords, Miracle. Pero may nag-invest. Kaya steady gold dev lang, mga chong. Second skill. Jules once again. Invest out. Tier 3 tower, kinukuha na. 95 seconds bago mabuhay yung Templar Assassin. So kulang na kulang yung damage dito on the side of Mineski. Will this be the first racks of the ball game? I think so, mga tropa. So medyo nahihirapan na, mga chong, ha? So ayan na, nakuha na nga. Sun King mabuhay na in 11 seconds. 10 seconds naman yung Crystal Maiden, pero yung Tinker, 20 seconds. Mamabuhay na rin, Rage by Lifestealer, pero papalagay siya dyan. Miracle, gambling on this engagement. Sa likod naman, merong, ayan na yung Barrow Strike, hindi umabot, Sun King RR. Pero papalagan, may Manta Style, tapos BKB pop, Weaver will fall. Equalizer mga tropa. Pero yung Lifestealer, namatay na rin, 2 cores down. Barrow Strike, eto na yung Tinker, second skill, pero yung Blink Dagger, enough dito, buyback by Bloodseeker. Wala silang dalawang course for 40 seconds. Team Templar Assassin, at least mga tropa. Diyos ko, Lord, pahirap ng pahirap po. Epicenter, pero merong Hex yung Tinker.
Ito na yung Frostbite. Kakabuyback lang ng Bloodseeker, ha. Nag-flyback na rin yung na X. Nakakuha na niya yung Tinker. Next on his list, si Warnuts, mga chong. Pero may Ghost Scepter Impale. Pero meron ditong Paro Strike sa loob ng base na Mineski. Ang tagal nito. Warnuts sinahapon. Last hit. Medyo matagal pa. Merakil pag namatay. Medyo alanganin. Nag-rage. And then papalag. Diyos ko, Lords. Steady Gultip, mga tropa. Ayan na. Infest. Top lane naman. Hindi pa nag-GG call. Pero good thing naman yon. Palag-palag naman yon. Kaya walang problema, mga tropa. Meron ditong Assault Kiras. Etong kuya mo. Ang kunat din kasi nung Ice-Ices ito. 14 Bloodstone Church na yun. Tapos meron ng Octarine Core din. Octarine, tapos sa Hood of Defiance tsaka Shiva's Guard. Kaya sobrang kunat, mga tropa. Diyos ko, Lords. Tinker naman, Hex. Napitas. Ito, Butterfly. Seryoso, pag nakapag-beast mode yung Templar Assassin, medyo may kalalagyan yung FL. Hindi pa tapos to, guys. Merong Smoke of Deceit. Let's see. Mag-i-smoke ba sila rito? May Infest Bomb din, mga tropa. Execration tsaka MVP mamaya. Alas G's, okay? Alas G's pa yung kaya steady gold tip lang kayo dyan, mga chong. 23 seconds bago yung Roshan mabuhay. And Faceless doing well dito versus Mineski. Guys, hindi pa ito natatalo sa series, ha? After ROG Masters, hindi pa sila natalo. Mm-hmm. 29-38 yung score. Medyo intense yung laro, mga tropa. Roshan, buhay na. Isang mabilis para sa Faceless. May chaotic offering din sila, kaya hindi makapasok yung Mineski, eh. Pero Smoke of Deceit, mag-i-smoke pa. If they will be smoking, medyo too late na to, mga tropa. Kalahat na yung buhay ng Roshan, eh. So, hindi na. Hindi na sila magko-contest. Out na daw. Buyback status, ayan. Tinker meron. Nyx meron. Warlock meron. Pero yung kabila, wala lahat. Aegis, nakakuha pa nung Weaver. Diyos ko, Lords. Pahirap ng pahirap to, ah. Yung cooldown ng Ice-Ice-Ice. Grabe, Octarine Core na rin, eh. Kaya palag-palag na yan. Item ng Weaver, pare, ayan. Manta Style, Kiras, Diffusal, tsaka Dragon Lance. Pero ito, sa top lane sila. Nasa top sila. Nag-aabang ng makukuha. Ayan, abangan nyo. Last stand dyan, pare. Seryoso. Pero nakita yung Sun King. Nakaramdam doon ng kuya mo, Faceless. Well played. Tier 2 tower sa gitna. Wala na. Tier 3 na sila didiretso rito. So let's see kung paano plano ng Mineski, ha. Yung Tinker nag-i-split push pa para sa creep wave. Steady gold tip. Ito na sa likod. Nagkakabigayan na. Ininitiate nila pero chaotic offering. Nakapag-rage yung lifesteader pati yung Tinker. May Hex. Focus fire kay LS dito. Pag namatay yan, wala nang buyback. Ayan na nga. Namatay na nga. Bimbo. Nilalaban ng bataan. Pero medyo mahirap to yung epicenter na Sun King. Cooldown yan. Ayan na, binigay na. Pasok sa tatlo, sa apat, pero walang namatay. Instead, apat silang nahuli. Bimbo, paano diskarte, Hex? I think this is going to be GG. Ayan na nga, mga tropa. Ninja Boogie called it, mga tropa. Faceless, still undefeated for 3 to 4 weeks already. Undefeated sa series, ha? Sa series. Okay, sa series. Undefeated for 4 weeks already, and they will be waiting sa mananalo mamaya ng Execration at saka MVP Phoenix. Alas G's yun, mga tropa. Okay? Pero steady lang kayo dyan. Saglit. Asan na yung camera ko? Aha. There you go. So, ha, mali. There you go. Guys, steady lang kayo dyan, ha. Alas G's pa yung laro nung Execration, eh. Execration tsaka MVP. So, i-open ko lang tong stream. Pero medyo kalungkot ang gaming for Mineski. Ayun na nga rin yung nararamdaman ko. Kailangan dalawang sunod talaga yung panalo nila. Kasi pag nawala sila sa momentum, medyo alanganin. Ayun nga yung ginawa ng Faceless. Nanalo game 1 yung Mineski, game 2, game 3, yung Singaporean team. So, bigay ko na yung premium nyo sa Revlo.
Ayan, faces yung nanalo. Tapos i-open ko na yung first 10 kills. Pero mamaya pang alas 10 yan, i-open ko lang yung stream, okay? So, execration letter A, MVP letter B for 60 minutes, okay? 60 minutes na yan, ha? Place your bets now, mga tropa.